Hi everyone, welcome back sa aking YouTube channel again. Halos isang taon na rin pala kung hindi nakagawa ng video, which is na-inspired ulit ako na gumawa ng video ngayon. Anyways, hindi pa nakakilala sa akin, my name is Evelyn. Grabe yung intro. Anyway guys, dahil 2021 na, so sabi nga nila is ang lucky color daw ngayon is yellow and gray. So that's why I'm wearing like this. Obvious ba? Pero hindi ko alam yung looks na gagawin ko, pero itatry ko lang muna. So, gagamit tayo ng yellow at saka gray or something. Basta bahala na si Batman. Basta tingnan nyo na lang kung anong magiging resulta. In 1, 2, 3. So, ito na. So, bago ang lahat, gagamit mo ta muna. Gagamit muna ako ng setting spray from Makeup Forever Mess and Fix para sa ating long-lasting makeup bash. Ayan, sa mga nagtanong kung anong gamit kong foundation, ito na po siya. Ayan. Ultra HD Liquid Foundation Shades Y345 from Makeup Forever. Ang coverage niya is medium to full cover. Ayan na mga sis, tapos na ang ating foundation. So, let's move to the concealer. Gagamit ako ng Sheep Tape from Tarte. Shades, medium tan sand is 36 sand, like that. Ganyan siya. Uy, mag-focus ka. Ay, ayaw. Basta, medium tan sand, yun na yun. Titingnan nyo na lang doon. Anyway, marami pong ano doon. Maraming shades. So, depende sa kulay. I mean, depende sa skin tone natin. Yung shades na kukunin yung concealer. Napili ko siya kasi, which is full cover siya. Kaya, perfect siya sa looks. Lalo yung pang matagalang looks, besh. Ayan, tapos na ang ating concealer foundation. So, let's move for the powder. Gagamit ako ng Matte Velvet Skin from Makeup Forever. Talagang pangmalakas ang powder to, besh. Kumakapit hanggang dulo. Parang ikaw. Ano yun? Hugot. So, magkikilin naman tayo ngayon. Ang gamit ko is from Glam. Anyway guys, hindi talaga to siya pang eyebrow. Ano siya? Gel eyeliner. Pero, pwede rin siya gawing ano, pwede mo siyang gawing pang eyeshadow. Pero, depending sa iyo. Pero, dapat careful ka kung ilang amount lang yung gagamitin mo. Kasi, masyado siyang pigmented. Yan siya. Actually, light brown siya. Kasi nga, pang eyeliner. Pero, maganda siya pang eyebrow. It's look natural. Siyempre, bago kayo mag-eyebrow, kailangan i-brush nyo muna siya. Para makita mo agad yung shape ng eyebrows mo. At saka hindi ka mahihirapan mag-draw. Siya, diba? Oh, ang bilis lang. Hindi siya mukhang strong masyado. Okay lang, katamtaman lang, diba? Still look natural pa rin siya. Tapos, continue natin siya sa kamila.
na, tapos na ang ating eyebrows. O, diba, pak, ganun, o, diba? Still natural, beshi, ganyan lang siya. Hindi naman mahirap talaga mag-eyebrow. Basta, sundan mo lang yung procedures na ginawa ko. Kaya nga, pinakita ko ng full paano ko ginawa yung eyebrow. Para, kung pwede, maano nyo siya, masundan nyo kung paano siya ginawa, diba? Walang kahirap-hirap, ganun lang. Pero anyway, hindi talaga ako komportable, hindi ako gumagamit ng pencil kasi, ewan ko ba, hindi ako komportable. Most of the time, ginagamit ko talaga is gel since yan ang ginagamit ko. Kasi, feeling ko kasi pag pencil yung ginamit ko, nalalagas yung buhok. So, masama dun sa pencil kaya, it's more better na gumamit ng gel para sa akin. Pero of course, besh, kapag kung saan ka naman komportable, pwede mo naman gawin, o diba? Kasi may matao din talaga na talagang mas komportable sila sa pencil. Pero kung kaya mo talaga gawin yung gel, mas maganda kasi yung gel talaga. Tsaka mabiblend mo siyang mabuti, katulad yung ginawa ko. So, let's move now ngayon sa ating eyeshadow. Ta-da! Ito na siya. O, diba? Alam nyo ba, nabili ko lang siya sa Lazada. Nung umuwi ako ng Pilipinas, yung na-lockdown ako. Ito lang naman pinagkaabalahan ko habang lockdown. Charot. Ang ano niya is Beauty Glaze. Ito siya. Anyway, pangatlong beses ko na siyang ginamit. Which is dahil gusto ko yung mga kulay niya. Andito na lahat. At yung pigmentation niya, besh, talagang maganda. And highly recommended. Pag, bukod na sa mura, affordable, tsaka talagang maganda siya. Basta, ibiblend mo lang siyang mabuti. At tsaka careful ka sa pagkuha ng kulay or how many amount lang yung mo. Dapat dahan-dahan lang para makontrol mo yung kulay. Kaya, let's. And, 1, 2, 3, 4, 5. Sige na. Huwag na nga tayong daming drama. Sige na. Simula na tayo. Dahil nga yellow ang ating lucky color for this year. So, ito try natin gamitin yung yellow. Pero, bago yung lahat, kailangan muna natin gamitan ang Gumamit muna tayo ng mga light color for the base. Ito. Gamitin natin ito. Ito siya. Wala talaga tong kulay. Hindi siya as in kasing kulay lang ng balat mo kasi base na lang siya. May shadow. Ganito yung ganito yung technique ko. Bago ako maglagay ng mga dark color, naglalagay muna talaga ako ng mga light color sa aking mata para mas mablend ko siyang mabuti. Ay, medyo kinakabahan ako. Okay, kaya natin to. Push natin to. Hindi ko kasi talaga alam kung anong magiging resulta. Kaya nga, pinakita ko talaga yung reality kung anong magiging resulta. Alam yung looks na hindi planado. Basta, bahala na. Kayo na humusga. Okay, so, the second color, gagamitin natin tong yellow. Siya, matte lang siya. Matte eyeshadow, pero hindi ako komportable, kaya naisipan kong gamitin si Zoeva. Zoeva, ganun. Ito siya. Hindi siya matte, metallic siya. Itatry natin ipatong para medyo mas maganda yung magiging looks. Ayan, so next color na ilalagay natin is itong Last Bite from Zoeva pa rin. Ewan ko ba, parang kulay dark brown siya dyan sa camera, ganun. Pero sa personal kasi para siyang dark gray. As in like chocolate. Ano ba? Ganun. Hindi talaga siya yung brown na brown. So, ilalagay natin siya dito. Titingnan natin kung magandang gift. So, hindi pa yan siya final. Mag-a-add pa tayo ng ibang kulay. Feeling ko mas... Parang mag-a-add pa tayo ng kunting orange and more dark tsaka little dark brown. Ano ba yung sinasabi ko? Basta yun lang. Tingnan nyo lang. Okay, Sorry, joke lang. Ayan siya. Ayan ito. Mag-a-add tayo ng ganitong kulay since parang orange-yellow na rin siya. So, maganda siyang combination sa una natin nilagay ng kulay. Ito,
pwede natin ito siya ipatong sa taas. Para more on dramatic, diba? Parang summer na summer. Lapit na kayo yung summer. Kaya I'm sure bagay itong looks na to. Kasi ang kagandahan talaga sa palette na to kasi masyadong pigmented yung kulay. Lalo sa mga matte. Yun yung gusto ko sa kanya eh. Kaya careful ka sa paglagay. Siya mag, gamitan natin siya ng ganitong brush. Yung blending brush. Para mas mag, siya, mag-blend. Kailangan, gumamit talaga kayo ng blending brush na maganda. Para maganda yung blend ng eyeshadow niyo. Kasi kung minsan, kung magtataka kayo pag nagbi-blend kayo, lalo pag mali yung brush na ginamit niyo, hindi talaga siya pang-blend, hindi maganda yung result ng eyeshadow kahit ano. Ayan, gamitin natin itong dark chocolate, pero hindi siya matte metallic. Para ma-intense siya dito sa yung corner ng ating eyes. Lagyan natin dito sa ating waterline. Primer on look smoke. Charot. Ayan, tapos na tayo mag-blend. So, para medyo magla-light siya ng kulay, ng kunti dito sa ating under ng ating eyebrow. So, gagamit tayo ng medium light. Para mas malinis siya tingnan. Hindi pa to yung final na, hindi pa to tapos. Linisin pa natin yung mga, hindi pa ganyan yung final looks niya. Mas maganda siya. So, ngayon is, para mas maganda, lalagyan natin siya ng glittery. Ganun. Try natin dito sa, kay Huda Beauty. Kaya, yung ano niya, yung Mercury. Tingin tayo kung anong pwede gamitin. At ito yung itong, gold glitch. Ito. Ipag-ano siya. Ilalagay lang natin kundi dito sa sa middle ng ating eyeshadow para mas maganda siya tingnan. So, gagamitin ko yung aking fingertips para mas maganda. Anyway guys, mahilig talaga ako sa mga shimmery. Gusto ko talaga yung eyeshadow ko may shimmer. Ayoko ng masyadong matte yung eyeshadow ko. Pero may mga kasi talaga na gusto lang yung matte, pero ako hindi. Pinaghalo ko yung metallic, shimmer, at saka matte. Ganun. So yung the last ko talaga, yung the best ko dapat may shimmer talaga siya. Para pop, ganun, bongga yung looks natin. Diba? So now, let's move for the eyeliner. So ito na, ang gagamitin ko yung eyeliner is from Makeup Forever as well. Forever. Si Makeup Forever lang yung may forever. Tayo wala. Ano yung joke lang? Ang dami kong kuda, no? Anyway, gusto ko to siya kasi matte black siya. Deep black talaga siya. It's my favorite. Hindi siya waterproof, pero long-lasting siya. Papakita ko din sa inyo kung paano ko gawin yung eyeliner ko. Kasi may mga nagtatanong din. How to do your eyeliner? How to do your eyeliner? Charot. Dami kong arte talaga. Sige. Ito, ganito yung technique ko, besh. Gagawa ka ng line. Ganyan. Tapos, dito sa dulo, ikukunik mo siya pababa. Siya. And then, lasa natin kunti yung wing niya.
Dapat yung kamay mo smooth lang para hindi siya ano. Hindi siya masyadong mahirap din. Mabilis lang. Next, yung gagawin mo din, as usual, ganun din yun sa kabila. So, waka mo na ng line. Tapos, i-coconnect mo siya. Mula sa sa dulo hanggang baba. Diba? Tapos, sugod ka naman, pagsimula ka naman dito, ano, sugod. Bisaya kasi, day. Pasensya na, day. So, magsimula ka dito. Yan, di ba? So, nakita mo na yung shape ng eyeliner mo. So, easy na lang sa'yo yung next step. Tapos, dugtungan mo na lang dito sa dulo. Pa? Yan na! May eyeliner ka na! O, bongga na. Wala pang eyelashes yan. Wait lang. Relax lang. Gagawin na natin yung next. Ayan. So, bago tayo maglagay ng lashes, so, magmamaskara muna tayo. Hindi tayo pinagpala sa lashes. So, mag-wear tayo ng fake lashes. Yan lang to. I-dry naman. Nag-dry siya, bosh. Kasi lagi nabubuksan. Minsan pa naiiwanan. Pero carry pa rin naman siya. Lumalaban pa rin siya. Yung gamit kong ano, yung gamit kong mascara is from Dior, charot. Dior Show Pump and Volume. Andun yan na, hindi ko na siya nalilisan. So, next is lashes. Gagamit tayo ng lashes. Ang gagamitin natin ano, ang gamit ko palang tawag ito, ang ginamit kong ano, glow is from Dew. Ano siya, waterproof. Maganda siya, and deep black. At saka, sobrang kapit niya. Parang pagmamahal mo sa jowa mo. Sobrang kapit siya. Ano? Dami ko talagang kudaan eh. Anyway, yun talaga yung life. Minsan. Ito na. So, pag naglagay kayo ng lashes, make sure na, ano, what I mean, pag naglagay kayo ng glow sa lashes, huwag nyo agad siyang ilagay pa. Kasi kailangan medyo ipadry nyo muna siya ng konti. For a seconds. Bago nyo siya ilagay sa inyong mata. Kasi pag binirik mo siya paglagay, yung ano, pag hindi pa medyo dry yung glow, hindi siya kumakapit. Besh, natatanggal siya. Kaya medyo tagal-tagalan mo. Diba? Ang dati. Kasi mo lang eh. Yan, tapos ipitin mo konti ng ganito para ano, magbuka siyang natural talaga. Para yung lashes mo at saka yung fake lashes mo magsama. So, hindi siya matatanggal. Tapos, ganyan mo siya konti para mga para kita talaga yung looks ng ano. Ang lashes mo. Oh. Huh? Bongga! Diba? Depend tapos. Relax. Huwag kang ma-excite. Ayan, iyan. Ayan. Tapos na ang ating eyelashes. Yung bonggang-bonggang eyelashes. Yung pangmalakas ang eyelashes. Ayan. Iyan na yung bonggang eyelashes natin. Tapos, lilinisin natin dito sa dulo. Using mine. Concealer. You can use some any concealer or foundation para mas maganda siya tingnan at para mas malinis talaga yung makeup looks niya. So, ayan, gagamit tayo ng flat brush. Watch.
flat brush. Gagamit tayo ng flat brush, tapos concealer. Yung concealer natin from Tarte. Gagamitin natin siya pang linis ng ating eyeshadow. Okay. Kita nyo naman, Desh, paano siya ni Magico. Ang linis, di ba? Sinong may sabing from Lazada and worth of 500 pesos lang yung eyeshadow na ginamit sa ganitong makeup looks. Babongga. Nasa sayo na kasi yun, Desh. Paano mo siya i-blend? Tsaka paano mo siya gamitin? At paano mo i-combine? Or I mean, yung combination ng kulay, paano mo siya gawin? Nakadepende na yun sa'yo. Kaya pinapakita ko talaga dito paano ko siya ginawa, kung anong technique, paano gumawa ng malinis na makeup and makeup looks. Kung nakikita nyo, wala kayong makikita dito sa baba ng mata ko, I mean sa cheeks ko ng mga excess eyeshadow, di ba? Kasi ganyan talaga ako mag-makeup. I mean, malinis talaga siya. Char. Nagamit ng sarili bangko. Pero totoo talaga siya. Yan. Kita nyo naman. Di ba? Hindi ko na kailangan maglagay ng kasi yung mga iba yung nabibaking, di ba? Naglalagay sila ng mga loose powder. Anyway, pwede rin naman talaga kasi depende na yun sa'yo. Pero sa akin kasi, hindi ko na kailangan, pero kaya pag once lagay kayo ng eyeshadow, kailangan tama lang talaga yung amount na ilalagay nyo. Tsaka before kayo maglagay, dapat bago nyo siya i-apply or i-blend, kailangan tanggalin nyo muna yung mga excess na mga eyeshadow sa brushes nyo, katulad ng mga excess sa buhay nyo. Tanggalin nyo yun kasi hindi maganda maging may mga excess baggage, charot. Basta yun na yun. Basta, okay? Next, maglalagay tayo ng eyeshadow yellow dito sa ating waterline. Ganda. Kita talaga yung yellow. Tapos, sahaluan natin dyan ng konting orange. Yung nilagay ko sa, eyeshadow ko sa taas. Ito din yung, nilagay ko dito sa waterline. Maga. Tapos, maglalagay tayo ng light dito sa, uniform na ang ating eyeshadow. So, gagamitin natin yung Super Moon ni Huda Beauty. Huda Beauty! Ni Huda Beauty. Ganon. Ang arte. So, gagamitin natin ito. Ito po, bongga. Tapos na tayo sa ating eyeshadow. So, let's move for contour, blush, and highlighter. And the final look. So, ngayon, gagamitin natin yung contour, highlighter, blush from Tarte. Anyway, guys, tatlo talaga yan sila, ganyan. Sa isang box. So, ganyan yun sila. Ba't ibang kulay. So, isang layer, may tatlo siyang kulay. May contour, blush, and highlighter. So, ito natin gamitin to. Yung contour niya. Ano ba yun? Lalito na. So, gamitin natin to. First, contour muna tayo. Yung contour, dapat, yung natural lang siya. Yung hindi siya halatang, fake. Diba? Dapat natural lang. Kasi bongga na yung eyeshadow natin. So, dapat, sa contour, blush, highlighter, dapat, more on natural. Hindihan natin sa contour yan. Kung may kilay is life, may contour is life din tayo, eh. So, pag na-contour ka, dapat. Ayan, ganyan. Bonggang-bongga. Tapos, dito sa chin. Pero hindi halata yung masumpa-sumpa ang mga fat. Sumpa talaga. Sarap kaya kumain. Bakit ba? Kaya may mga ganito talaga tayo. Pero contour lang katapat niyan, di ba? Yan na. And then, gamitan natin siya ng blush ba gagamitin natin? Yan. Gamitin natin to. Medyo, peach color. Eko, masakit ang pa ako. Yan, lagay natin siya. Smile! Rata ka smile ka, yan.
dapat smooth lang yung paglagay. Yung kamay mo dapat smooth lang, ganun. Para yung dating ng blush on, smooth lang din siya. Diba? Yung kasi yung galit na galit sa blush. Smooth lang, natural lang yung blush mo. Yung parang nag-blush ka lang, nakikita mo si crush ka lang. Hinilig ka lang, ganung effect ng blush. Smile, ganyan. Dapat naka-smile tayo para makita natin yung ano. Yung bonggang-bonggang cheeks natin. Cheeks. Tapos, ganyan lang siya. Diba, bongga? And the next is, gagamitin natin si, ito. Gagamitin natin si Huda Beauty, again, yung Summer Highlighter Palette ni Huda. So, gagamitin natin tong, ano, malibo. Hindi malibog, ha? Malibo. Kanang iniisip yung tip lang. Malibo. So, anyway, pwede mo siya gamitin yung color tips niya. Pag ito yung, pag itong ano, highlighter ang ginamit niya kasi, ano. Medyo ho, hindi talaga siya powdery, may pagka-creamy siya konti. Pero, pwede rin naman brush. Basta, bahala ka na kung saan ka-comfortable, push mo yan. Okay? So, gamitin natin konti ng brush. So, lagyan natin dyan. Para magmukhang fresh. Okay. Ano gusto mo gawin highlight? Mag-highlight? Push mo yan. Okay lang yan. Dito konti. Ayan. And then, next. Is. Ito. Mga exist. So, gagamitin ko ito yung contour para sa ating nose line. Okay? Mga nadapang mousse, charot, katulad ko. I-contour mo, besh! Contour lang katapat niyan. Kahit nadapa yung ilong natin, pilit natin papabangunin yan. Babangon din yan sa hukay. Kasi gusto ko, sa nose line ko, hindi masyado halata. Ganun lang. Next is lipstick. So, ang gagamitin natin yung lipstick yung Artist Liquid Matte from Mika Forever. From Mika Forever, anyway. Shades 109. Nude siya. Ayan na mga be, ganyan na siya. O, diba? So, wait for the final looks. Oh,